Hello guys, natatandaan nyo dito ako nagtanim ng ataw dito ng sayote. Dito ko siya inilagay, pero ano ginawa ko, inilipat ko siya sa isang mas malaking paso kasi maliit lang to. Nung nilipat ko siya sa isang malaking paso, marami na siyang ugat, tapos eto na siya, dito ko siya inilipat. Yan, dyan sa paso na yan. Dyan sa paso na yan ko siya inilipat. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Yan na ulit ang bago kong sayote. Sana magtuloy-tuloy na to dahil yung nauna kong mga ginawa. Nakita niyo naman yung nauna kong mga itinanim. Lumago yung kanyang mga dahon, kaso ang nangyari, nanilaw ang dahon niya at tuluyang siyang namatay. So ngayon, meron naman tayong panibagong tanim. Ito siya. Yan siya, oh. Green na naman yung dahon niya, katulad dati na una kong nakapagpaano ng sayote. Ngayon ang ginagawa ko, pagkaano, tinatakpan ko siya nito. Ayan. Diyan ko siya, inaano, tinatakpan ko siya para hindi rin ano siya ng kulisa o ano mga insekto. Ang dadapuan, agad-agad. So, ayan. Nilagyan ko na lang ng butas. Ayan, may butas yung ano niya. Ayan. Oops! Woo! Masisira pa. Ayan. Sorry, sayote. Yan na yung ating sayote ngayon. Sana mag ano siya, lumaki at magbigay siya ng maraming prutas, kasi hindi naman gulay ang sayote. Ito po ay isang prutas, nakakain siya ng ano lang, parang masanas lang na ganun, kinakain lang siya. Next time magbibideo ako na kakainin ko siya ng hilaw, kasi ano to eh, niluluto din siya, nilalaga. Pero pagka ano, papakita ko sa inyo na pwede siyang kainin ng raw. Masarap eh, sarap ng lasa niya, matamis. Tapos sana magbibideo ko na kakain ako ng sayote. Kasi busog naman ako. Busog pag tanong kakain yung bang gutom para maano mo na ikaw ay mabubusog sa isang sayote. So hanggang tatry ko siyang kakain ako ng sayote. Papapaking ko. Yung siyang parang french fries. Pero ano siya, hindi ko siya lulutuin. Tatalupan, papakita ko sa inyo yung pagtatalop ko, tapos yung gagawin kong pagkain dire-diretso para makita nyo kung paano ko siya binalatan at kinain ng ganun lang ng raw. So ito ngayon po yung ating sayote na bago na naman. Sana ito ay magtuloy-tuloy, kasi pag ito'y lumaki, lalagyan ko siya ng trellis dito yan, tapos para akyat sa, para yung down niya, yung kanyang ano, yung shoot niya aakyat dito sa may grill na yan. Yan. Yan, sana po yan. Magtuloy-tuloy yung kanyang ano pagbunga. Ayan, kasi may bago na naman siyang ayan, oh. Yan yung shoot niya. Pinaka-down niya. May bago na naman siya. So, yan na po. Diyan na po nagtatapos yung aking pagbabalita sa inyo tungkol sa pagtatanim ko ng sayote. Ang tatlong attempt ko na po ito. Yung first palpak, kasi nag-germinate ako noon sa isang plastic, nabulok siya. So ang ginawa ko, yung pangalawa naman ginawa ko siya na dinerecho ko sa lupa. Mas maganda po palang idiretso na sa lupa. Katulad nito, third attempt ko na ito, diretso na yan sa lupa. Pero dito pa yan nilagay dati, dito sa maliit na ano, lalagyan na ng ice cream.
Pero ngayon, dyan na sa paso na yan. Plastic na paso. Ano yan eh, after 1 month siya, yan, nag-grow na siya. Nagkakaroon na siya ng dahon. So, yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. I-update ko na lang po kayo. Sana po magtuloy-tuloy na siya. At sa susunod, magtatanim ulit ako ng pinaka-prutas niya. Papakita ko sa inyo uli kung paano ko siya itinanim. Kasi ang ano naman niya, pag tumubo naman siya after 1 month. So, ganun na lang po. Maraming salamat pong muli sa inyo, sa inyong panonood. Tuloy-tuloy lang po tayo sa aking pagtatanim ng sayote para po makapagpabunga na ako nito. Sana nga makapagpabunga na. Ayan, tatakpan na po natin. Basa naman yung kanyang lupa, basa-basa pa. So, kailangan lang pagka magdidilig. Kasi siguro, kaya din naman yung namatay yung aking sayote. Dahil, parang araw-araw ko siyang dinidiligan. Dapat pala, ano lang, once a week lang, o ano, twice a week. Tsaka, ano daw, kailangan, kung basa-basa pa yung lupa, okay lang yun na hindi pa nadaligan. Pero kung natutuyo na rin yung lupa, tsaka ako daw didiligan. Yan. Pinag-aaralan ko kung paano ko tuloy-tuloy na makabuhay ng sayote. Para naman sa ganun, hindi naman sayang yung effort ng pagtatanim ko. Kung katulad nga nangyari noon na nagkaroon na siya ng maraming dahon, tapos namatay naman siya. Natuyo siya lahat eh. Natuyo yung mga dahon niya. Tapos tuloy-tuloy na siyang namatay. So ngayon, ganun nga, panonoodin ko sa ibang mga nagtatanim ng sayote. O kaya i-google ko kung paano talaga ang pag-aalaga at pagtatanim ng sayote. Para naman tayo ay pagpatubo ng prutas ng sayote at tayo ay makapag-harvest naman. Nang sa ganun, hindi na tayo bibili sa palengke ng sayote. Mahal din pumisan kasi ang kilo ng sayote. Kaya ganun. Kaya ako po ay paulit-ulit na pag-a-attempt ng pagtatanim ng sayote. Para sa susunod po, alam ko na po yung technique ng tamang pagtatanim ng sayote. Hindi naman po kasi ako gardener o nung nag-aral ng pagtatanim. Kumbaga nagsesearch, nagre-research din po ako sa Google kung paano yung tamang pagdidilig ng sayote, yung tamang pagtatanim, yung paglalagay ng kanyang mga fertilizer. So, ganun na lang po ulit. I-update ko naman po kayo dito. Salamat po muli. Bye-bye. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Palagi naman po ako nag-update sa aking mga tinatanim. Muli po, maraming salamat po. Dito po tayo sa Kuya Mars TV 7588, a variety content. Bye-bye!